Ayun, sakto may nagtag sa akin ito kay Mr. Nobody. Ito daw ay parang pinagbabantaan siya ng mga kabayan niya dahil sa pagre-react niya. Actually, yung reaction na yun, ng matagal ko na naisip yun. Naubisan ko na yun . Yung pagre-reaction ng mga Indian food, street food. Pero parang dalawang isip ako. Nag-concentrate na lang ako sa horror. Tapos ito nangyari kay Mr. Nobody. So, tignan natin. Idol ko to . Idol ko to . Kaya, tsaka mas bagay sa akin yung reaction about doon. So, tignan natin kung anong hinagpis. Hinagpis to . Medyo malungkot. Tapunod ko na yung one part. Itutuloy ko lang. Pero umpisahan ko ulit para sa video na to. Hello, ladies and gentlemen. This is Mr. Nobody Part 2 again from the D-Threats. I just received a call that they have been talking about me. Oh my God. Sobra na ako confused. Wala ako ginagawa. Wala ako inapakan. These people cannot understand the review. Dapat magalit sila kung sino yung nagvi-video doon sa mga street food vendor. Ako bilang nagre-react lang, bakit ako yung dinadami nyo na ganyan? Sobra na wala utak yung mga kalahe ko na yan. Tapos sila na lang porkit may pera sila, may power sila, may connection sila sa government of the Philippines. Kaya ganun na lang yung sasabihin nila na patrabaho na natin si Mr. Nobody. Masama naman yun. Patrabaho, ibig sabihin, patsugi. Pero, kaya medyo iniwasan ko din yung dapat i-reaction ko talaga. Talagang medyo may masasabi kang hindi maganda talaga sa klase ng kanilang pagpiprepare ng pagkain. Masarap, mukhang masarap yung pagkain nila, pero sa klase ng pagpiprepare nila ng pagkain, talagang medyo hindi ka makaka... Meron ka masasabi na medyo hindi nila magugustuhan. Talaga, kaya medyo hindi ko din tiniloy. Bakit? Naiinggit ba kayo na hindi nyo nagawa to without anything? Kasi ako, ever since pangarap ko na maging vlogger, content creator, comedian, whatsoever, basta napapanood ako ng tao sa TV, sa cellphone. Pangarap ko, ginawa ko with no dirty anything. Unlike you guys, you did a lot of dirty work. Kung ganyan lang din yung mga naririnig ko. Sa kanya ko lang narinig na may mga dirty work yung mga kabayan niya, no? Parang wala tayo naririnig dito . Pag sa atin, walang gumagawa niyan . Yung mga dito Indian. Sa akin, dito sa amin, walang ako. Parang babait nila pag nakikita ko. Pero sa kanya ko lang narinig yan na mayroon mga dirty work silang ginagawa. Pero hindi naman mawawala yun . Galing sa inyo, I will go to Sir Rafe Tulfo. Oh. hindi na tayo abot dun. Ako na mag-adjust. Hindi ako lalabas sa amin. Wala na ako papuntahan. Mag-abroad na ako soon. Ako na mag-adjust. Dire-diretso pa rin yung pag-content natin. Pag may ginalaw na sila sa pamilya namin, akala nila na may mga bodyguard sila and whatsoever. Pag isang bagay na nagkamali ko sa family namin, it's either me, my cousin, or my kapatid, ubusan na lahi yan. Mukhang mabigat yung kalaban nito. May bodyguard . Pero piling ko hindi gagalawin to kasi nagaganto siya . Obvious . Pagka may nangyari masama dito, parang naka-blatter na . Alam na ng tao, medyo obvious na talaga. It is not a threat, but if you threat me for doing comedy work and make people laugh, hindi, ano ba yung hindi nyo mag-gets? Mga bubo kayo yan, mga wala nang utak na mga kalahi ko na yan. Ano ba yung hindi nyo mag-gets? Tapos meron pa ako na panood yung isa. Bakit? Sa Pilipinas, madumi din naman yung pagkain . Bakit? Yung India lang ginagawa mo na content. Ha? Ano? Meron din naman dito sa Pilipinas yung tinitinda na pagpag yan . Yung kinakain, tinatapon yung buto, tapos niluluto kinabukasan. Meron naman talaga sa atin mga pagkain na may masasabi ka na parang madumi. Pero unlike sa kanila, iba talaga . No? Iba talaga yung pag-prepare nila ng pagkain, iba talaga . So, matrigger ako doon. If you really love India, why, what are you doing here in the Philippines? Ama. Yun lang. Number one question ko sa inyo yan, to my fellow Indians. Bakit kayo nandito sa Philippines if sobrang nyo mahal yung India? Bakit nga ba? Wala akong marinig na sagot. Negosyo. Yan. Yung bread and butter nyo, yung lahat ng kinita nyo, na in-invest nyo sa India, saan ba galing yung pera nyo? Hindi ba sa Pilipinas? Tama. Why can't you be thankful to all the Filipinos? I am just making them laugh. Ito na yung balik natin sa kanila. Ito na yung sukli na ibabalik natin sa kanila. Ipasaya lang sila. Anong panda-down sa India yung ginawa ko? Wala akong ginawa panda-down sa India! Oh, shit. My God, demon mode. Demon mode.
Ito si, hindi ko alam kung seryoso siya. Nakakatawa pa rin ang datingan niya, no? Hindi ko alam kung seryoso siya dito. Pero parang ako medyo, naggaling niya kasi eh. Talagang comedy talaga yung dating niya. Ipasaya lang sila. Ito, anong pandadown sa India yung ginawa ko? Wala akong ginawa pandadown sa India! Oh my God, demon mode. Demon mode? O, tinan mo? Comedy? Nakain ko na yata si Muzan. Sobra na yan. Galing talaga. So yes, please, tigil nyo na yung mga threat-threat nyo na ganyan. Bawal yan, threat. Kasi umaabot na sa atin na naman yung mga salita-salita nyo na yan. Hindi porket kainuman yung mga matataas na tao, eh, nadidiscriminate na kayo kasi sabi lang nila, sabi ni Mr. Nobody, madumi na pagkain dyan sa India. Tapos na-trigger yung tanga. Wala ka ng utak. Inatatawa talaga ako. Sabi ni Mr. ano na, tayo madumi pagkain sa iyo. Tapos na-trigger yung tanga. Matataas na tao, eh, nadidiscriminate na kayo kasi sabi lang nila, sabi ni Mr. Nobody, madumi na pagkain dyan sa India. Tapos na-trigger yung tanga. Wala ka ng utak. Galing talaga ito. I am just reacting on the people's video. Kung madumi, madumi talaga. Paano mo sasabihin na paano mo masasabi na malinis yun kung nakikita mo madumi? Sige. Madumi talaga. Madumi talaga tingnan. Siguro sobrang linis ng mga kamay nila. Pero pag pinanood mo kasi parang imposible maging malinis sa sobra yung kamay nila. Sir, alam ko ilan kayo na tao dyan sa grupo nyo. Isa, dalawa, tatlo. Tapos meron kayong mga kasama na Filipino na high power din na tatlo or apat. Wow. Kaya teka. Iba na to ah. Mataas yung ulo nyo. Pero I have been, you know, being very chill. Putang na, sobrang na chill ako. Dito lang ako bahay. Di na ako labas. Di na ako trabaho. Wala na gawa. Bayan. Pero kayo, threaten me pa rin? Threat nyo na Mr. Nobody? Ano nagawa ni Mr. Nobody yan? Eh? Ako na ba takbo kasama anak nyo yan? Gusto ko accent talaga ng lahi nila. Lalo pag nag-i-English. Sobra na. Hindi lang nila, ito lang kasi yun. Hindi nila matanggap na nandito na tayo ngayon. Tama. Kahit pa paano, naabot na natin yung level na to. 3 million followers, nakakaingit na nga. Ako, naingit na ako. Hindi. Kasi gusto ko lang magkaroon ng ganun, pero hindi naman ako naingit. Kasi ngayon, dati pangalan nila yung matunog. Ngayon, pangalan natin yung matunog. Puta na may makita lang na Indiano yung mga Pilipino, mekos-mekos mo na yan, insan! Puta, dapat maging proud pa ngayon mga kalahay ko. Hindi, tama talaga. Hindi, tama siya. Putulin ko lang. Tama siya. Dapat masaya sila na may sumisikat na ganito, na merong siyang India, merong Indiano dito sa Pilipinas na minamahal ng mga tao. Diba? Kasi usually, aminin natin, na dati, hindi ko lang alam mo yun, pero dati parang tuksu-tuksuhan yung mga, ano eh, mga India, mga, diba, Bombay. Bawal daw yun, sabi ni Mr. Nobody. Pero yun yung talagang tawag natin. Di ba, ginagawa natin biro, tukso natin, minsan pinagtatawanan natin, ginagawa natin ng joke. Yun yung dati ha. Ngayon, ito si Mr. Nobody, sumisikat na to. So, nagiging iba na yung tingin ng mga tao sa lahi nila. So, dapat, matuwa sila, di ba? Magkakaroon ng respeto. Di ba, iba na, sumikat si Mr. Nobody, Indian, or Bombay. Diba? Nag-iiba na yung tingin ng mga tao sa kanila. Tapos sinasabi nila, mekos-mekos mo na yun, insan. Tapos reply nyo bilang Indian, insan. O, diba? Kaysa naman, hoy, Bombay, duka nga! Oo, hindi maganda pakinggan. Pero, mekos-mekos mo na yun, insan. Bayad mo na yung hulog mo, insan. Sobra na sarap magtrabaho. Dito, Lonian, sobra na sarap magtrabaho yan. Makita mo yung tao dito. Insan, kumusta? Ako na. Insan! Puta, para pamilya yung feels, pare. Kayo, sobra na kayong inggit, kaya puro na lang death threat. Bad and job. I am a free man. Wala yung magulang ko sa bahay. Wala akong makikitang nanay ko na umiyak. Wala akong makikitang tatay ko na emotional. I am just all alone. With my security, syempre, sa labas. Oh my God, Mr. Nobody with security. Hi. Joke lang, walang security. Kala ko, putang inan to. CCTV lang. Okay na yan, guys. Bye-bye. Bye. Update ko lang kayo yan. Baka malapit na oras natin yan, pero let us enjoy. Yan, suportado ka ng mga Pilipino. Uy, hindi ako titigil, wala akong masamang ginagawa, wala akong natatapakang tao. Dali nito sarap panoorin itong gunggong na to. Gunggong yan. Hindi, idol ko talaga to. Sarap niya panoorin. Mula TikTok pa lang, ha? Tuwan-tuwa na ako dito. Followers ako nito rin sa TikTok. Nabura lang yung kanyang mga, yung kanyang, naban, yung kanyang account. Pero ang sarap niya panoorin. Galing niya, oo.
Pero bad yung death threat, ha? Bad yung death threat, mga tol. Mga tol na Indiano, bad yun. Pero yun yung sabi ko, may sumisikat na gantong lahi nila. Dapat masaya sila. Kasi promise, may iba yung tingin ng Pilipino sa mga Indiano dahil kay Mr. Nobody.